Ang pag-uusapan nga natin ngayon sa ating bagong video ay patungkol sa lumabas na balita kay Andre Iguodala. Ano nga ba ngayon ang tunay na naging rason kung bakit hindi pinayagan ng Memphis Grizzlies na mag-buyout ng kontrata si Iguodala sa team? At ano nga ba mga idol ang mangyayari sa kanya ngayon? Siyempre, dagdagan na rin natin ang ating video kung ano nga ba talaga ang rason kung bakit pinagbawal na ng NBA ang paggamit ng mga NBA players ng ninja headband sa loob ng laro. Yan nga mga idol ang topic natin na ating ipapaliwanag at lilinawin dito. Kaya mga idol, tara, mag-umpisa na tayo. Parang nagpapahiwatig na nga mga idol na hindi sasali si Andre Iguodala sa kahit anumang contender ng team sa NBA. Dahil ayon nga sa inilabas na balita mga idol ng The Athletic, gusto nga daw ng kupunan ng Memphis Grizzlies na sumali ang veteran swingman sa kanilang training camp at sa ngayon nga ay walang interes ang prangkisa na i-buyout ang kontrata nito. Kung matatandaan nyo mga idol, na pagkatapos lang nga ng pag-trade kay Iguodala ng Warriors papuntang Memphis Grizzlies ay umulan nga ng balita at haka-haka na aasahan nga natin na i-release kaagad ng Memphis si Iggy at magsasign siya sa kahit anumang kupunan na gustuhin nito. Ngunit dahil nga sa mga lumabas na balita ay parang nangangamoy na ngang mauun siya may ang pag-asa ng ibang mga teams na naghahangad na makuha si Andre Iguodala. Ibig sabihin lang yan mga idol ay hindi nga papayagan ng Memphis na basta-basta na lang makuha ng mga contender si Andre Iguodala ngayong summer at kinakailangan pa nilang magsakripisyo ng ilang mga players upang makuha nila ito. Magandang move nga mga idol ang ginawa ng Memphis dahil kung ibabuyout nga nila si Iguodala ay sigurado ngang magiging mahaba nga ang pila ng mga teams lalong-lalo na yung mga contender sa pagkuha dito. Kagaya na lamang nga ng napapabalitang pagkuha ng Lakers at Clippers kay Iguodala at kaya nilang mag-give up ng ilang mga players sa kanilang lineup upang makuha lamang ito. Ngunit sa pagkakataon nga mga idol ngayon ay hindi nga muna pwedeng i-trade si Iguodala dahil hindi pa nga ito eligible sa isang trade deal muli hanggang December 15. Pero bago nga mangyari ay tutulong muna si Iguodala sa napakabatang team ng Memphis Grizzlies. Mga idol, nasa kalagitnaan nga ngayon ang team sa kanilang napakahabang rebuilding process pero meron naman nga silang sapat na mga batang manalaro at isang veterano katulad ni Iguodala na siguradong makakapag-boost sa kanilang locker room kung gugustuhin ito. Ano man nga mga idol ang mangyari, isa na nga itong napakagandang storya na dapat nating subaybayan dahil nilinaw naman nga ni Iguodala sa simula pa lang na ayaw talaga niyang maglaro sa Memphis pero ayaw naman nga siyang bitawan at paalisin ng basta-basta ng Memphis Grizzlies. Kaya napaka-exciting nga ito mga idol at nararapat lamang na ating subaybayan sa mga susunod na araw. Well, punta naman tayo mga idol sa nilabas rin nga na balita na pagbabawal ng pagsuot ng mga NBA players na tinatawag nilang ninja type headwear. Noong last season nga ay maraming NBA players ang gumamit nito pero sa pagpasok nga ng bagong season ngayon ay hindi na nga papayagan pa ng NBA na magsuot pa nito ang mga NBA players during the games. Siguradong maraming players nga mga idol ang hihingi sa NBA ng rason kung bakit tinanggal nila ang ganyang equipment. Pero isa lang nga mga idol ang sagot nila sa mga katanungan yan. Iniiwasan lang nga ng NBA ang mga hindi magagandang pangyayari na maaaring mangyari kapag gamit nila ang tinatawag nilang ninja type headband. In short, para rin nga mga idol sa kaligtasan ng mga players habang sila ay naglalaro sa loob ng basketball court gaya na lamang ng ipinahayag ng National Basketball Association. Isa pa mga idol na lumalabas rin nga na rason ay isinisigurado nga daw ng NBA na lahat nga ng kinagamit o susuotin ng mga NBA players na headband ay mayroong tatak na official branding o logos ng NBA kaya aasahan nga nating mas lalaki pa ang kwentong ito at aasahan na rin natin mga idol na hindi ito ang last time na maririnig at makikita natin ang ninja style headband sa NBA dahil lahat nga ay imposible ay pwedeng mangyari sa ligang ito. So yun lang mga idol ang ating update ngayong araw. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to like and subscribe mga idol at pindutin nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. So yan mga idol, maraming salamat po sa panonood.